pala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Magandang umaga! Congratulations! Tagahanap mo kami, yung lang na buwan at tagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong sinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At sarap binib ako sa'yo. Kasi nung isan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, pinamukha ko yung si Percy, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo, more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong magkinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Calastat. Sa pangalan po ni Rose Novenario, kami po ay mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan, ang palatuntunang Lapid File. Tayo po ay napapanood sa Cable Link TV Channel 7, ang A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon. No? Pagsapit po ng alas 9 naman, sabay na po tayong napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Bukas po ang ating telepono sa ating pong himpilan. Ang numero po ay 4120288 at ang text line po natin ay 0917-798-8910 para po yan sa inyong mga reaksyon. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita
impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Noong pong nakarang linggo lang, mga kaibigan, ay pinahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na balak niya na tanggalin na po kung sakaling magkakaroon ng pagbabago sa ating saligang batas, ay tanggalin na yung party list. Sabi niya, kapag bago ang konstitusyon, I will insist, no party list. Alam niyo ang dahilan. Ito'y matagal na ho nating sinasabi, maging nung nasa ibang himpilan pa ho tayo, mga kaibigan, itong party list sa Kongreso, dapat tanggalin na yan. Kasi alam naman ninyo, mga, hindi na ho siguro, ano ito, hindi na yung lihim sa iba kung ano man ang meron dito sa loob na, sa mga party list na ito. Alam na yan ang publiko. Wala nang maitatago yung mga party list na yan. Ang sabi nga ni Presidente Rodrigo Duterte, yan na niya, kaya ano, kapag binago yung konstitusyon, ipipilit niya na, Juan Ho, na igigiit niya na tanggalin yung party list na yan. Sapagkat, sabi niya, inabuso yung lahat yan. Yun po ang sabi ni ano ni Presidente Duterte, tama naman 'yun. Dahil ang paniwala niya ito ay nililikha lang 'yung mga party list na 'yan, 'yung mga naglalagay sila ng pangalan ano ha, mga pamagat ng party list nila, kunyari kumakatawan sa kung ano-anong sektor na sa katotohanan wala namang kabuluhan. Wala naman dapat katawanin, mga kaibigan. Ho? At sa katotohanan, kapag ka nahalal, wala pa tayong nabalitaan na yung mga party list may ginawa para sa kapakanan nung mga kinakatawan nila. Yan lamang senior citizen eh. Ano na mga nagawa niyan para sa kapakanan ng mga senior citizen? Meron po ba? Kaya ang paniwala niya ho, yan ay ginagamit lang ng mga mayayaman bilang plataforma nila para magkaroon ng pwesto sa Kongreso. Ginagawang taguan. Yung mga mayayaman at mga powerful, yung mga makapangyarihan dito sa ating bansa, ginagamit yung kanilang mga resources, syempre pera yan, para lumikha ng grupo, asosasyon, at sasakay dun sa mga itinataguyod na advocacy nung iba para kumbinsihin yung publiko na sila iboto. Sabi ho ni Presidente Duterte, kasi ito yung pera. Kahit ano dyan, mabili mo. Ibig sabihin, pag may pera ka, lahat magagawa mo. Mabibili mo. Ito pa sabi niya, United Idiots Association. Kasi pagkatapos yung sabihin nito ni Presidente Duterte, meron mga nag-react, tinawag daw bang idiot ni Presidente Duterte yung mga party list? Hindi ho niya tinawag na idiot. Ha? Ngayon, kung kami po, pwede, tawagin nating idiot yan. Sa pagkakaintindi ko, yung salita ni Presidente Duterte, kung siya ay Bisaya yung speaking siya, mga kaibigan, sabi niya kasi ito yung pera. Kahit ano dyan, mabili mo. Ibig sabihin, kapag kami pera, lahat pwede. Diba? Yun ang ibig sabihin na katumbas nun. Yun naman sinabi niyang United Idiots Association, yun halimbawa lang na mga ginagawang pangalan at titulo ng mga party list na wala naman talagang kabuluhan. Kung ano-ano yan ang daming party list na may pangalan Pero hindi mo alam. But yung halimbawa na lang, yung ano ba ito? Yung Pacquiao. Pacquiao. Pac-Man. One. Pac-Man. Ano yung Pac-Man? Mm-hmm.
Ha? Mga kaibigan, ano ibig sabihin yan? Sino nire-representa niyan? Yun eh. Ang kinakailangan po kasi itong party list, yan ikwan eh, kinakatawan, ang kinakatawan niyan yung mga marginalized sector. Eh anong marginalized sector ang kinakatawan? Halimbawa, yung buhay. Ano ba yung buhay? Yun eh. Eh lahat naman buhay. May buhay. Pati halaman, may buhay. O pati hayop, may buhay yan. Anong ang buhay? Bakit nga kinakailangan kayo magkaroon ng paano kayo naging marginalized? Anong sektor yun? Walang espesipiko, mga kaibigan, na sinasabi. Kaya, yan, pag in-account mo yan mga yan eh, asan yung pork barrel? Hindi ba ninyo alam na ito pa, napakadali kasi na paraan para ka maipanalo sa party list basta may pera ka. Katulad nung sinasabi ni President Duterte, yung mga mayayaman representing the what? Ano anya? Security guards? Yun. The rich represent what? The security guards? Yun o. Mga kaibigan, ano kinakatawa ng mayaman? Security guard. Meron pa nga eh, kung ano-ano eh, mga... May magbabalot pa nga eh. Oh, marami yan, meron pa yung... Ewan ko, nakakatawa ho talaga. Para tayo mga luko-luko, na tuwing eleksyon, bumoboto tayo ng mga siraulong nagpapanggap na kumakatawan sa kapakanan ng mga nasa marginalized sector. Na ang totoo po, niloloko tayo. Yan na lang ano, yung mga kaliwa, yung bayan. Bayan. Ano kinakatawan yan? Gabriela. Yung Gabriela, anong kinakatawan yan? Migrante. Yan, eh, yun nga ang sabi namin sa inyo eh, mga kaibigan, hindi na tayo dapat magkaroon ng halimbawa, Commission on Human Rights. Ha? Ano ba ang tungkulin halimbawa ng Commission on Human Rights? O ipagtanggol yung ano, karapatang pantao, hindi ba? Protektahan yung karapatang pantao. Bakit? Yung bang pagproteksyon sa karapatan ng ng nilalang ng mga tao eh hindi po maipapatupad ng gobyerno kung wala yung Human Rights Commission? Alin batas ng paglabag sa karapatang pantao ang wala sa Revised Penal Code? Oh, mga kaibigan, at saka sa Republic Act. Ha? Ano, halimbawa, yung pananakit sa kapwa. O hindi ba? Meron namang kuwan yan, meron namang katumbas na kaso yan. Halimbawa, yung summary execution, o murder yun eh. Yun ang katumbas nun. O yung, nanakit ka ng kapwa, may katumbas yun. Physical injury. O pagka serious ang nangyari sa'yo, yung halos mamatay ka, hindi ka makalakad, hindi ka makatayo, a serious physical injury. Pwede pa nga eh, frustrated murder. Ibig kong sabihin, yung babae, na katulad na sinasabi ng Gabriela na kinakatawa nila para sa protection niya mga kababaihan, ano bang batas? Ha, sa bansa natin ngayon, ang walang katumbas o walang katapat na batas yung paglabag sa karapatan ng babae. Kompleto na. Ano ba yun? Yung binugbog mo yung asawa mo, may kaso yun eh. Lahat yun may kaso. Sinaktan mo yung babae, o tinangka mong halayin, binastos mo, eh lahat yan, in place yung batas niyan eh. Ba't kinakailangan magkaroon ng commission on human rights na nagiging selective pa ho, mga kaibigan? Hindi, ibig mo sabihin eh, kapag ka walang commission on human rights ay ano ho, hindi ka mabibigyan ng katarungan yung paglabag sa karapatang pantao mo? Mali, sapagkat meron tayong mga kaukulang batas na nagpapagulo lang. Halimbawa, senior citizen, ano nagawa niyan na party list sectoral representative para sa kapakanan ng mga senior citizen? Eh, inaasa din nila dun sa mga batas eh.
Ganun din yun eh. Sa mga batas na ano na eh. Andyan na. Na nandyan na eh. Mm-hmm. Yung gawa na yung batas eh. Mm-hmm. Wala naman silang ginagawa para maging makatotohanan mm-hmm. yung mga batas. O, bibigyan ko kayo next. Mamaya pupunta tayo dyan eh. Puro batas yan eh. Kasi magbabago ng saligang batas. Ang gusto nga ni Presidente, isa ito sa tanggalin. Yung party list. Kapag ka binalangkas yung bagong saligang batas kung sakasakaling yan po ay matutuloy. Ano ho? Ang daming naiimbentong pangalan. Ngayon, ang sabi nga natin, yung party list, wala naman silang pwedeng itaguyod na wala sa batas. Halimbawa, yung tungkol sa mga bata, violence against women and children, mga kaibigan, may batas na yan eh. Mm. Merong sectoral ng youth, di ba? Sa party list. Merong sectoral ng mga kwan, ng mga matatanda, yun nga yung senior citizen. Lahat yan, may mga batas yan eh. Lahat tayo ay nasasakop ng batas. Nakakasama pa nga yung paggawa natin ng mga special na mga batas para sa matanda. Paano yung bata? Para bang yung ano yung discount sa jeep? Yung discount sa jeep, mga kaibigan eh, pag senior citizen, discounted. Paano yung ano? Yung junior. Junior. O, mga kaibigan, walang discount. Kung hindi estudyante. O, mga kaibigan, kung standby. Yun. Wala naman pera rin yun eh. Walang trabaho. Yun po sinasabi natin eh. Ang batas, para sa lahat yan, ginawa yan, para sa babae, matanda, bata. Walang pinipili yan, kahit tomboy, kahit bakla. Isa lang ang batas natin dyan. Kaya may nabubuisit tayo pag may nagtataguyod na gumawa daw ng ordinansa. Batas din kasi yung ordinansa, kaya lang doon sa localities lang yan. Mga kaibigan, yung daw CR sa mga establishmento gawing lagyan ng pambakla at saka ng pantomboy. Akalain mo, gagawin mong apat ang CR. Mm-hmm. Ha? Magkakaroon sa tomboy, magkakaroon sa bakla. Ayun. Jesus Mario Joseph na katarantaduhang malaki. Mas dapat nga yung person with disability. Yun, may bukod talaga yun. Hindi, sa loob ng CR, meron na sila noon. Hmm. Nire-require yun eh. Yung iba, hindi yun. Lang naglalagay noon. Sa tomboy, wala eh. Katawa-tawa yun. Yan po, mga example na sinasabi natin, mga kaibigan, ano ho, yung katulad nung batas na sinasabi natin ho, na kanina, mga kaibigan, meron mga batas kasi na gusto rin nilang isabay na dito sa pag-aamyenda ng saligang batas natin. Yung tungkol sa, hindi, bukod pa pala ito. Bukod pang may mga nagpapanukala na yun daw edad ng mga bata, di ba ngayon eh, ilan taon ba? 15 years old. Below, pababa. Hindi mo pwedeng kasuhan ng kriminal kung sakaling yan eh, may nagawang paglabag. Hmm. Ang balak na naman daw nila ngayon, may mga nagpapanukala na ibaba yan sa edad na, halimbawa, siyam na taon, 12 anyos, ganyan, iba-iba sila ng version. Hindi sila nagkakasundo-sundo, iba-iba ho. At kung makikita ninyo ngayon, issue rin yung tungkol sa, di ba, pagkulong nga yun eh, yung parusa sa mga bata, na hindi sila pwede maparusan dahil hindi sila madidemanda kung sila po ay 15 years old below sa kasalukuyang batas natin. Kaya nag-iisip yung iba, nagpaplano na kwano, ibaba yung edad na gawing 12 o kaya 9 na taon. Yan o, yung iniisip na yan ng mga mambabatas, malaking katarantaduhan na naman yan eh. Alam nyo kung bakit? Kasi po, yung bata, matanda,
pareho lang ang batas dyan. Hindi naman yan ang talagang solusyon para yung mga kabataan natin ay mabigyan ng pagkakataon, o kaya kung sila'y nagkasala sa batas, mga kaibigan, eh dapat sa kanila ma-reforma eh. Kamukha nung mga kinukulong sa national jail natin, yung mga penitentiary, corrections, mga kaibigan. Kaya sila kinukulong dyan, hindi lamang para sila parusahan. Kung hindi, para tulungan din sila bago na maiwasto yung kanilang mga pagkakamali. O, maging bumalik sila sa normal na kwan na pamumuhay. Ngayon, eto yan eh. Usap sila ng usap, debate sila ng debate, kung ano ang batas tungkol sa edad ng mga bata. Debate sila ng debate tungkol dyan sa raid na yan sa MBP, sa New Bilibid Prison. Bakit daw nakapagpapabrika ng shabu? Pero yun talagang dahilan o kaya yun talagang dapat gawin, eh hindi naman nila sinasabi. Ayaw nilang pag-usapan eh. Iniiwasan nila na pag-usapan. Kasi po, dito sa mga nagpapanukala na ito ng ibaba ang edad, ha? At saka yung naisip na yan ni Juan, na gumawa niyang batas na yan, yung nagpanukala niya, yung si Kiko Pangilinan, di ba? Yan ang gumawa ng katarantaduhan na yan eh. Wala naman silang sinasabi kung paano maikokorek yung pagkakamali at pagkakasala ng isang tao. Kay bata yan, kay matanda yan. You know, wala yun. Yung concern na yun. Yung sinasabi nilang mga dahilan sa paglikha ng mga batas, eh puro pakunwari lang eh. Puro sa bunganga lang yun eh. Pero sa actual, wala lahat yan eh. Ganito lang yan. Parang may batas, pinagtatalunan yung tungkol sa death penalty. Dapat bang ibalik? O hindi dapat ibalik? Yun ang pinagtatalunan, mga kaibigan. Kay ibalik mo yung death penalty, kay hindi mo ibalik yung death penalty, pareho lang yun eh. Bakit? Eh pareho lang, hindi naman maipapatupad eh. Bakit? Kasi yung nagkasala, hindi naman inuhuli. Eh sino ilasasalang mo rin sa death penalty? Sino parurusahan mo ng habang buhay? Eh kung wala namang inuhuling dapat maparusahan. Yung po ibig natin sabihin, ngayon ganito. Yung mga bata, ito ay hindi pinapaliwanag ito ng mga mambabata sa kanilang mga debate. Sa mga, wala akong naririnig eh. Nung araw kasi, yung mga kasing edad ko siguro, mas matanda sa atin. Inabot ninyo yung boys town eh. Tsaka girls town. You know, mga doon dinadala yung mga bata na minor di edad na nasangkot sa krimen, na involved sa krimen. O pag sila inasintensyahan, doon po sila ikinukumit, hindi yung sa regular jail na kasama at kahalubilo ng kriminal. Eh bakit ito wala tayong ganong katulad? Ha, yung katulad na ganon para sa mga nagkakasalang bata. Kasi pag yung bata gumawa ng krimen, sino hindi makapag-iisip na sindikato na gamitin sila para sa paggawa ng krimen? Halimbawa, sa pagbebenta ng illegal drugs. Eh kaya nga ginagamit sa mga bata na yan, sapagkat yan hindi mapaparusahan. Yan. Bakit? Bakit? Eh di ulit-ulit lang gagawin yan. Bakit ito nangyayari yun? Eh kasi hindi nila hinahanap at hinuhuli yung sindikato. Ibinibintang nila sa sindikato, pero hindi naman nila hinuhuli yung sindikato. O mga kaibigan, katulad ngayon, meron tayong kampanya laban sa illegal drugs. Tignan ninyo mga diferensya.
Yung mga ano, pumapatay, dati yung mga pulis, di ba? Isasakayo, kaya dadali sa presinto, doon papatayin na. Kunyari, nang agaw ng... aminin na natin, kunyari lang yun. Merong mga pagkakataon na talagang dapat gawin yun eh. Kasi aaksayahin mo lang ang pera ng gobyerno dyan pag yan ginamita mo ng due process. Ha? Magiging overdue process yan. Tatagal yan. Ang gagastosin sa pagtagal niyan, pera mo rin eh. Pera din ng biktima niya eh. Ha? Ng krimen. Pero ito, hindi ba nababalita ngayon na meron mga riding in tandem na pinalalabas nila, vigilante ito, na pumapatay ng kung sino-sino. May napatay na naman sa Pasay. Ano lang, pipitsuging adik pa, hindi pa pusir, pipitsuging adik. O yun, ang bahay, nasa gitna pa ng, ano, ng mga ilog-ilog, mga kaibigan. Eh, ibig ko sabihin, ba't di nyo, pinalalabas nyo, vigilantes. Eh, walang karapatang gumawa yan ng ganyan eh. Ba't di nyo inuhuli yan? Eh, di ba may ginagawa yan sa Quezon City, sa ibang lugar? Ibig sabihin, pulis din yun. Pulis din. Nagpapanggap lang sila, itong PNP, nagpapanggap sila na kunyari, wala silang kinalaman doon. Eh, may, hindi pwedeng wala kayong kinalaman doon. Kailangan, hulihin nila yun eh. Yun ang problema natin, mga kaibigan. Yung implementation ng batas. Bakit tumahimik ang Davao? Eh parang nakalimutan na nitong mga nakaupo ngayon ditong kasama ni Presidente Duterte na kaya tumahimik sa Davao, ipinatupad ang batas. Ginamitan din niya ng ganyan, pero dumating ang oras na ang tao nung sumusunod na sa batas dahil pinatutupad. Kaya pagka dito nagdidebate, maririnig mo, bakit tanya dun sa ibang bansa pag pumunta tayo, sumusunod tayo sa batas? Eh, ba't di ka susunod, pinatutupad yung batas dun? Eh, dito, hindi pinatutupad ang batas. Kaya hindi sinusunod ang batas. Oh, mga kaibigan, katulad nun, sasabihin mo, vigilante yun, yung mga nakasakay sa motorsiklo, riding in tandem. Eh, vigilante pala yun eh. Yung bang vigilante, may karapatang gumawa ng pagpatay, ng krimen? Abay, wala. O, dahil sa wala silang karapatang gumawa ng krimen, mga kaibigan, ano dapat gawin ng pulis? Abay, hulihin nyo. O, hindi ho ba? Mga kaibigan, yan ang ano, yan ang hindi pinatutupad ditong batas. Maririnig mo, puro parusa. Iba ba ang parusa? Yung iba eh, kunyari, mga makatao, kunyari, nagpapanggap eh. Human right. Na mga may malasakit sa kapakanan talaga ng mga biktima eh. Ibaba natin na niya. Itaas natin o ibaba yung edad. Wala ho yan eh. Wala kang programa eh. Hindi yan ang kailangan. Ang kailangan programa. Kung batas ang bawal pumatay, lahat bawal pumatay. Kung batas ang bawal magnakaw, lahat bawal magnakaw. Oh, may matanda ba sa bawal ang pagnanakaw? Eh, ang Diyos ang simpleng-simple nga. Diyos nga nagbigay ng batas eh. 10 utos eh. Huwag kang magnanakaw. Sinabi ba ron, pagbata, libre. Ha? Hindi mapaparusahan, hindi bawal. Oh, hindi po eh. Ano ang wala? Ito ibig ko sabihin. Kasi nga, nung araw, pagka yung minor de edad, nasasangkot siya sa krimen, krimen pa rin yun. Dadaan pa rin siya sa proseso para panagutan ang kanyang kasalanan. Kaya lang, ang parusa sa kanya, hindi siya dinadala sa lugar, sa bilangguan, na kung tawagin eh, corrections at saka penology. Mga kaibigan, dinadala siya sa Boys Town. Merong Boys Town nung araw. Sabihin, kukulong din. Oh, iko-combine. Oo. Iko-combine ka ron, pero hindi katulad nung mga bilanggo. Eh, ang problema po, meron talagang mga bata na
ano na, dalubhasa na sa krimen. Meron na niyan, ano ha? Yung mga 16 anyos. Eh ngayon, makakasama mo itong mga bata, mas bata, at saka yung aksidente lang, pwedeng hindi naman talaga kriminal peto, eh makakasama na niya rong kriminal, makakahalo na niya. Paano nga wala tayong sistema? Ang dapat nating gawin, kung wala na yung mga yan, magkaroon tayo ng programa kung paano natin sila i-rehabilitate. Kamukha nung sa drug rehabilitation. Pero, kasi po mahirap gawin yan eh, yung araw-araw, raid ng raid itong mga taga-MVP, yung mga nakatalaga dyan, eh, walang katapusan na nakakahuli sila ng mga kontrabando. Bakit? Eh, sama-sama yung bilanggo eh. Nagkakausap anytime eh. Nagkakabarkadahan eh. Paano? Wala tayong sistema ng bilangguan. Ano ba sistema ng bilangguan ninyo? Parang ano, yung nag-aalaga ka ng manok, ng baboy, sama-sama sila sa isang kulungan. Ha? Dapat yan, hiwalay-hiwalay. Segregated dapat yan. Oh, yun ang dapat na gawing programa. Kamukha din sa mga bata. Halimbawa, yung bata eh di ba kunyari, nagmamalasakit pa, pati magulang daw, paparusahan, kapag ka na-carpew yung mga anak. Isipin mo, walang ka, ano yun ha, walang kakwenta-kwentang ordinansa yun. Dinala pa sa Supreme Court. Ito naman Supreme Court, parang engot, may paruling-ruling pa ron. Mga kaibigan, ano ha, nagro-ruling pa. Eh, ordinansa lang yan. Oh, kung talagang matino ang alkalde, alam niya na yung ordinansa hindi makabubuti, kung talagang matino siya, aba eh, uutusan ko yung mga kunsuhol, total eh, kunsuhol lang naman yan eh. Oh, gumawa kayo ng isa pang ordinansa na nagbabaliwala para mabaliwala yung walang kwentang ordinansa. Ganun lang yun eh, kasi dito pinahihirap natin eh. Nagmamagaling pa eh. Gusto pa dumiskurso sa Korte Suprema eh. Mga kaibigan, tingnan mo. Wala tayong programa. Halimbawa, yung mga bata na nagkakaroon ng pagkakasala, dapat yan, parusahan mo. Pero dadalin mo yan sa isang lugar na meron kang programa. Halimbawa, doon pwede silang makapagpatuloy ng pag-aaral nila. Na meron ding program ng pag-aaral hanggang doon sa loob ng mga bata, kung ang talagang intensyon natin ay ipagmalasakit na wag mawala ang posibilidad na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Ha? Para wag tuluyang masira ang kanilang kinabukasan sa nagawa nilang krimen. O, eh wala naman kayo iniisip na ganyan eh. Puro pinagtatalunan ninyo edad. Kesyo, eh, hindi pa alam niya ng ano eh. Pagka 9 years old eh. Grade 3 pa lang yan eh. O eh, doon anya sa eskwela eh. Eh, nangyayari din niyang away eh. O, isipin mo, nakikipag-away. Ha? O, di ba? Mm-hmm. Nangyayari din sa ano, sa kwan. Pero hindi mo naman sila kinukulungan niya. Eh, mga tarantado pala kayo eh. Eh, dapat ninyong gawin yung programa. Magkaroon ng kulungang, hindi naman kulungan, kundi institution para sa mga bata na iko-correct natin ang kanilang mga pagkakamaling nagawa na hindi mo inaalis sa kanila yung alimbawa karapatang makapag-aral. Tuloy din ang programa ng pag-aaral nila. Continuing yung mga eskwelahan, pati dun sa loob. Meron kayong ganyan. Eh, wala eh. Kaya mangyayari, kung katulad sa Boys Town lang, nung araw, pag dinala mo rin yung bata na nakagawa ng krimen, o kaya gustong i-commit ng magulang, kasi dun pwede nung araw eh. Pwede. Pag matigas ang ulo ng anak mo, pwede mo siyang dalhin sa Boys Town eh. Eh, ginagawa mong panakot yung kulong. O ngayon,
wala naman silang aktibidad doon sa loob. Siyempre, ang kasama din yan eh, nakagawa rin ng mga katarantaduhan. O, eh, ang makakasama niya, mas maraming nagawang katarantaduhan kaysa sa kanya. Matututunan niya lang yung ginawa ng mga nakakasama niya ron. Dahil makukuwento sa kanya. O, mga kaibigan. Eh, pero kung tayo may programa na pagdating nila ron, automatic, meron tayong klase. Hmm. Kung grade, anong grade yan, nung pumasok yan, abay, pagpatuloy niya ron. Hmm. Oh. Kaya ang ano eh, ang bata, pinarurusahan din yan eh. Eh nasa Biblia nga yun, ang bata. Eh, hindi nga ba yung, yung paghiwalay mo sa kanya, pagbukod mo sa kanya, sa pamilya niya, parusa na yun. Parusa na yun. At saka may dalaw lang yun eh. Hmm. Hindi mo naman pwedeng bantayan doon, samahan mo yung anak mo eh. Masama, eh parusa din yun. Kaya lang, hindi nga lang mabigat yung parusang yun. Nakamukha ng ibang ano. Sa bata, mabigat na yun. Kung sa magulang, pati nga magulang eh, kasamang napaparusahan, pag pinarusahan mo yung bata eh, yun lang mahiwalay sa iyong anak mo, di parusa rin sa yun. Sa magulang yun. Because sabihin, yung programa ang wala tayo eh. Ngayon, doon sa matatanda, yung nasa National Bureau of Prison, Bilibid Prison, yung New Bilibid Prison. Oh. Di ba hanggang ngayon eh, nakakahuli ng kontrabando yung mga nakatalaga ro na Special Action Force na dineploy doon. Eh bakit? Ano itsura ng mga kulungan nila doon? Lalo na yung kwan, yung kinukulungan ng mga big time na maximum. Tabi-tabi parang apartment eh. Parang isang community yung ng squatter pag tinignan mo, pero pagpasok mo sa loob, VIP. Ang laman nun, mga kaibigan. Magkakasama rin sila eh. Hindi ganyan ang sistema ng kulungan. Wala kayong binabanggit eh, puro kayo yabangan. Para magmukha silang mabuti sa paningin ng publiko. Kunyari, pinagmamalasakit nila yung mga bata. Pero ang totoo, hindi. Wala namang nakikita tayong ano eh, yung totohanang concern eh. Wala nagpapanukala ng ganun. O, ayusin natin ha, ang bawat selda na pagkukulungan, dalawang tao, apat na tao. Segregated sila. Hindi ba? Kamukha sa ibang bansa. Yung kamukha sa ibang bansa. Ayun, saan ka magluluto ng shaburon? Paano mo ngayon iluluto ang shaburon? Ang magluluto na ng shaburon, yung mga mismong empleyado na. Pagka ganun na ang klase ng kulungan mo, at may shabu pa rin. Ayun po eh. At saka yung mga dalaw-dalaw, nakita ninyo sa, napapanood naman ninyo sa pelikula, walang body contact eh. Salamin nga. Sa mga kwan, sa mga dalaw nila, kahit na immediate members of the family, wala naman silang body contact eh. Eh dito meron eh. Meron. Meron nga, sumisimple pa eh, nakakapagparaos pa eh. Pinapayagan nila yun. At ito pa palang mga dalaw ang pinagdadala ng mga kontrabando ron. Ginagamit. Meron pa ngayon relihiyon. Tino mo yung mga tarantadong yan. Kaya pala, pinagtatanggol nila yung mga bilanggo. Yung pala sinasabi nilang praise the Lord. Yung drug lord. Ito, reliyon yan, ha? Ngayon eh, ano ho, ha? Wala tayong nakikitang ano, yung pagbabago. Kung kahit na araw-araw nyo pa, kahit sabihin mo, masugpo mo pa yan, wala pa rin yan eh. Hanggang kailan kayo? Habang panahon ba, paiiralin mo yung magsusupervise dyan eh, itatalaga mo dyan mga Special Action Force, habang buhay ba yan? Hindi habang buhay yan. Ang kailangan natin, systematic, organized, ha, na pagkukulong sa kanila, na kalalagyan nila, hindi yung eh mga kaibigan, pag gusto lumabas ng pressure sa lungga niya, nakakalabas niya, nakakausap niya kahit sino. O kaya marami sila sa brigada. Jesus Mar Joseph, hindi kulungan yun eh. Di ba ang tawag dyan, penology? Parusa. At saka corrections?
Bureau of Corrections nga ang tawag, o para i-correct. Paano mo i-correct yan? Hindi ba i-correct yan? Ang dapat i-correct yung sistema. Yung sistema muna, i-correct ninyo. Kaya kahit anong paro, walang kwenta lahat po yan, mga kaibigan. Kapag ka hindi po in-upgrade ng ating gobyerno yung sistema ng mga kulungan natin, lalo na yung sa mga bata, it's about time. Siguro iniiwasan nila kasi gastos yun eh. Iniiwasan nilang mabanggit yung mga bagay na yun. Ang pinag-uusapan lang kung ikukulong o kung hindi ikukulong. Ikukulong mo, sa amin ikukulong. O kung hindi mo naman ikukulong eh, tinulungan mo ba yun? Eh siyempre aabuso yun. Pagka nagkaisip yun na nakalusot siya, eh pwede pa siya makalusot sa susunod. Ganun ang iniisip niya mga nakakagawa ng ano eh, o kaya gumagawa ng mga paglabag sa batas. Mga kaibigan, o kaya bata pa lang eh, kriminal na. O kaya dapat doon sila i-correct. Mayroon tayong institution na ilalagay, itayo. Yan ang dapat ipatayo ni Presidente Duterte. Yung institution para sa mga minor de edad, paglalagyan ng mga minor de edad na lalabag sa batas. Dumaan din sila sa due process. Kinakailangan eh, yung paraan na ginagamit sa paglilitis, ganun din ang pagdadaanan nila. Kasi hindi sila madadala kung hindi nila dadaanan yon. Pag dumaan sila doon, doon nila marirealize yung hirap ng dumadaan sa proseso. Baka akala ninyo eh, yung pagdaan sa proseso, madali. Hindi umadali yun, yung ididimanda ka. Tapos lilitisin ka. Oh, pagkatapos tsaka ka palang hahatulan. O pag maglagay ka rin ng special court para yun sa mga kabataan. O para yung proseso medyo iba dun sa karaniwang regular court. Mga kaibigan, o, ganun ang gawin natin. Hindi yung kahit na ba ibaba mo yan, kahit na itaas mo yan, eh pareho rin yun eh. Krimen din yun eh. O, wala kang sinusugpong krimen. O, binibigyan mo lang ng pagkakataon yung edad. Mga kaibigan, ang dapat nating, yun, ang dapat ipagawa ni Presidente, yung mga institution para sa mga bata. Kalimutan na natin yung edad-edad. Isama natin sila sa regular na krimen, kaya lang meron silang special court para sa mga minor de edad. Para yun, isang proseso lang, isang procedure lang ang pagdadaanan. Kung bawal pumatay, meron din sila nun. Meron. O kaya lang, iba na nga, ang commitment sa'yo, hindi sa regular na kwan, yung mga pinagdadala sa kriminal. Pero dapat makulong. Eh, nung araw nga eh, merong akong alam na mga kaso na kahit minor de edad, akalain ninyo na dadala sa Muntinlupa. Ha? Ewan ko, paano nangyayari nung araw yun? Nadadala sila sa loob ng Muntinlupa. Samantalang sa panahon nila, meron pa niyan eh, yung mga boys town na yan eh. Yung pinagdadalan sa delinquent juvenile, kung tawagin. Oh, mga kaibigan. Eh, pero nakapagtataka. Kaya yung mga alam kong kaso na gano'n, na dinala sa karaniwang ano, pinagdadala sa kriminal, Muntinlupa, yan. O ano nangyari dun sa mga minor de edad na napunta dyan? Aba, naging notorious sa loob. Mas marami pang pinatay. Jesus Mario, pag nag-riot, mas marami siya napatay. Yung alam kong kaso ngayon eh, nakilala pa nga siya sa loob ng bilibid at isa siya sa itinuturing na pinaka kinatatakutan preso doon sa loob ng Muntinlupa noong nabubuhay yun. Bata siya. Napasok siya, minor de edad. Isipin ninyo yan. Eh di lalo lumala, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon makapagbago. Bakit? Eh kalubilo mo lang yung mga kuwan eh. Yung mga kriminal eh.
At saka nung pumasok siyang bata siya, siyempre medyo api-apihan ka. Mm. Lahat gagawin sa'yo. Lalo nang ano. Ha? Lalong nag-rebelde. Kaya na ang tendency, oh, magiganti siya. Mm-hmm. Oh. Eh kasi kung papayag kang magrabyado sa loob, wala mangyayari sa'yo. Kaya kailangan lumabang ka. Ayun po ang naging dahilan kung bakit lalo lumala ang kalagayan. Oh, eh, kung sa bagay, kahit pag-iwaiwala yun yan, nasa tao pa rin yan. Pero yun, isang paraan yun eh. Para ma-avoid mo lahat itong mga problemang bumangon at gumising sa atin ngayon. Nasa loob pala ng bilibid, may gawaan pa ng shabu. Daig pa yung nasa labas. Puro daig yung nasa labas eh. Nasa loob yung pabrika eh. Di bastante sila sa paggamit ng droga. Wala silang huli ron. Nasa loob din yung recording studio. Oo. Nasa loob din yung club. O, kaya mga kaibigan, mali eh. Iniisip lang natin yung pagbabago sa batas na itaas ang penalty, ibaba ang penalty, tanggalin ang penalty, kung ano-ano. Eh, pero katulad yung ano na lang, yung batas sa Bitay. Pagbabalik sa batas ng Bitay, ibabalik mo nga yung Bitay. Sino bibitayin mo? O, sige nga. Kasi po ang batas, pagka ipinasa mo yan, ha, di ba ngayon yung daming krimeng nagaganap, pag nilagay mo sa Facebook yan, halimbawa yung nagbarila, yung binaril yung namimisikleta, binaril nung motorista na nakasuntukan niya, ano pangalan nung bon, ano yun? Yung nahuli dun sa Masbate after several days. Service ng militar. Hindi, ang pangalan, ano ka ako pangalan? Oh, si Tambun ba yun? Tambun to. Isipin mo yun. Ang pangalan eh. Nakunan lang sa CCTV yun. Eh kung hindi nakunan yung paano? Eto ngayon, ano tawag dito? Yun, yung nangyaring yun. Mga kaibigan, ang nakahuli ho doon, hindi naman pulis eh. Ang nakahuli doon sa suspect na yun na nagtago, nagpunta ng Nueva Vizcaya, nagpunta ng doon sa Masbate siya nasukol. Eh, dahil sa kwan ho eh. Ang umuli sa kanya, mga army. Hindi pulis, gaya ng pinalalabas nitong Philippine National Police at saka ng Manila Police District. Eh, umuli doon, army. Army. Yung mga kasamaan din niya eh. Katulad niyan, yung pag nilagay sa Facebook, napalagay sa Facebook, doon lang nalulutas yung kaso. Kung hindi po na Facebook yun, malulutas ba yun? Yun. Parang yung sa LTFRB, dyan o eh, yung mga reklamo, baliwala eh. Ang krimen talaga, baliwala eh, kung tutuusin ninyo eh. Mabuti na lamang, merong Facebook eh, may social media eh. Kaya nga lang, titiisin mo. Kasi meron ding hindi magandang dinudulot yung Facebook kahit na nakalulutas ng kaso yan. Halimbawa, yung kaso nga nung Namarel. Siyempre, meron din panig yun eh. There are two sides of the coin. Ang ibig natin sabihin. Ha? Laging merong dalawang mukha yan. Laging merong panig yung isa, may panig yung isa. Dalawang version. Alangan namang ikaw eh, malaman mo lahat ang katotohanan nang wala ka naman doon sa pinangyarihan. Eh, hindi anya eh. Nakunan niya at anya ng CCTV. Nakunan. Eh, wala naman sound yun eh. Nandun ka ba nun? Eh, siyempre, may paliwanag din itong pinaghihinalaan. Okay na yun, nahuli na siya. Tama na yun. Pinananawagan nila ngayon, bitayin daw yan. Matatawa ka eh. Bitayin na niya. Eh, wala naman bitay eh. Kahit gumawa tayo ng batas ngayon na ibinabalik ang death penalty na bitay, mga kaibigan, hindi pa rin siya masasakop ng bitay. Kasi ang batas,
Hindi yung ginagawa yan na retroactive, hindi retroactive ang batas. Kung kailan ipinatupad ang batas, yun lamang lalabag habang umiiral yung batas, yun lang ang sakop ng batas. Pag umiiral na yung batas. Sa madalit sabi, ikaw eh, nagkaroon ka ng kaso, wala pang death penalty. Nagkaroon ka na ng kaso. Pagkatapos yung kaso mo, biglang after a while, nakapagpasa ng parusang bitay. Bitay yung kaso mo. Hindi ka kasamang bibitayin. Ang mabibitay, yung lalabag sa panahong umiiral yung batas tungkol sa bitay. Yun ang ibig sabihin na hindi retroactive ang batas. Katulad niya na isa pa sa problema natin. Sabi ko nga sa inyo, may problema rin dinudulot yung ano eh, yung Facebook eh. Nagsalita yung tao eh, yung suspect na kung ano ang naging dahilan ng kanilang pag-aaway hanggang sa humantong sa kanyang kung bakit niya napatay yung binaril yung tao. Eh ngayon kinukuwento niya yun. Nahuli na nga siya, 'di ba? Nahuli na. Natatawa ako eh, masyadong ang daming gustong pumapil eh. May asosasyon pa ng mga namimisikleta na nagrarally kung ano-ano. Tigilan niyo na 'yan. Huli na eh. Ano pa gusto ninyong gawin? Mga kaibigan. Ang sabi nung suspect, minura siya nito. Makikita mo naman eh, na parang umaayon dun sa sinasakwento niya na matigas din ang ulo. Hindi na natin pinag-uusapan dito kung sino responsable na kumuha ng lisensya. Ang dami nang naisip ng mga ano, ng mga nagpo-programa sa radyo na kesyo dapat daw eh, dumaan sa psychiatric test. Okay yan eh, maganda yun yung dumaan sa magkaroon ng psychiatric examination ng pagkuha ng ano ng lisensya. Ha? Walang problema dyan. Lahat ng lisensya dapat i-require yan kung kinakailangan. O bakit ba hindi? Ang problema, may mga bagay na wala ng control ang tao eh. Halimbawa, yung kagustuhan ng nagawin ng isang tao, hindi na makokontrol ng batas yun. Hindi na rin makokontrol ng kahit sino. Kung tawagin yun, beyond human control. Yung salita lang niya, nagdilim ang paningin ko eh. Ba, factual yun. Pwedeng mangyari yun. Hindi napahiya. Naman depensa yun. Hindi nangangahulugang may katwira na siyang pumatay ng tao. Pero yung damdami ng isang tao, wala kayong magagawa doon. Kaya gusto niyo yung sinabi niya, kaya hindi niya gusto yun, wala na tayo doon. Wala na kayong control doon. Hindi na sakop ng batas yun. Ang sakop ng batas, bawal pumatay, hindi niya dapat pinatay. Yun ang kaso niya, yung pagpatay. And then, daming gustong imbento yung kaso eh. Laban sa kanya, nahuli na nga. Mga kaibigan, tama na yan. Huwag na yung masyadong ano, yung overkill na eh. Ha? Ang lumalabas na public reaction ha dito sa kasong ito nung nabaril niya sa Quiapo, Maynila. Nakuha, namimisikleta. Ako rin oh, minsan, merong mga na-encounter na ganyan, personally. Mga bastos, yung iba rin, na namimisikleta. Bastos sila makipag-usap sa, halimbawa, merong incidenting hindi kayo napagkasunduan, di ba? Kung makapagsalita ho eh, kasi ang pinagmamalaki naman nila, merong uso cellphone ngayon eh, yung camera. Kasi pag kinukunan kanila ng camera habang nakikipagtalo ka, pwede kanilang palabasing masamaron eh. Pag in-upload ko yun, pwede kong ilarawan doon
na ikaw yung masama eh. Kasi ako kumuha eh. Ha? O siyempre, mga kaibigan, eh masisira na yung tao. Bago mo, ano, bago mo marinig ang kanyang panig. Eh, basta kung ang batas, bawal pumatay, yun ang panagutan niya. Huwag na tayong lumagpas yung kung ano-ano pinag-uusapan, psychiatric trace. Eh kahit na hindi, walang sayad dyan. Meron talaga mga taong mayabang. Meron talaga mga taong hindi marunong magpasensya. Hindi marunong tumanggap ng kamalian. Marami akong alam na ganyan. Oh. Yung isa nga dyan, alam ko eh, nambubugbog pa eh. yun. Oh, mga kaibigan. Eh, ang supposed to be, doon mo malalaman, hindi sila media eh. Ginagamit lang nila yung media para sa sarili nila. Kapangabuso. Yung isang nasa media, walang karapatan niya na mambugbog ng pangkaraniwan tao. O kaya ng kahit sino. Kasi ikaw yung dulugan ng reklamo eh. Wala kang karapatan mang abuso sa iba eh. O, manakit ka o kung ano mang i-violate mo yung rights ng ibang tao, wala kang karapatan gawin mo yun. Kasi kayo nga ang dapat magtaguyod ng para sa proteksyon ng mamamayan eh, laban sa abuso ng kahit sino. Sa inyo nga dinudulog yun. At yun ang isa sa tungkulin na itinataguyod mo. Yung ang mamamayan ay maligtas sa mga ganyang klase ng abuso ng kapwa-tao, kamukha yung nangyari dun sa Quiapo na yun. O, mga kaibigan, hindi mo pwedeng makontrol yun dahil pareho silang pareho silang mainit ang ulo at ayaw tumanggap ng pagkatalo. Yung isa nabugbog na't lahat, yung isa naman nakapambugbog na matapang pa rin. Eh di ba, nabugbog mo na, nakalamang ka na eh. Mano ba yung, kung ako nga yun, baka hindi na umabot sa ganun eh, lalayasan ko na lang eh. Ba't pa kayo na kailangan makapagtalo ako? Eto, tanda ninyo, yung mga namimisikleta, marami rin mayabang dyan. Kasi nga, dinadaan nila sa dami nila. O kaya, dahil sa uso cellphone. Eto ah, kung meron kayong sentido kumon, simple lang yan. Huwag ka nang makipagtalo sa isang may sasakyan. Bakit? Wala kang kalaban-laban eh. Una, dadalawa gulong mo eh. Bungguin ka lang yan eh, kahit ba hindi ka pababaan yan eh. O, aksidentihin ka na lang. Sino na perwisyo? Ikaw din ang mapiperwisyo, dapat eh ha? Yan maisip din ng mga nagbibisikleta, mga nagmomotorsiklo. Oh. Eh, halimbawa, eto ba naisip nyo na yan may kotse? Ha? Kung yan, nakabili ng kotse, baril pa hindi mabili niyan. Eh, mas mura yung baril kaysa sa kotse. Yun, isipin ninyo yun. Eh, yung nakita mong video, aba, eh, pinapasok niya pa yung kamay niya rin sa kotse. At saka siya pa mismo ang humihinto eh. O, nakabalik na yung tao doon sa kotse. Abay, ano pa rin siya, kinokonfront niya pa rin. Makikita mo rin kahit walang sound. O, kaya nung makita niyang may dalang baril, tsaka pa lang siya aalis. Eh wala na, nakabunot na ng baril yung tao eh. O, isipin mo, sasabihin mo, ba't mo binarilaan niya? Kung binaril niya yun at hindi niya binaril, parehong may magsasabing mali ginawa niya. Alam mo bakit? Ito ang principle ng mga humahawak ng baril. Tandaan mo niya, pag yung baril, itinutok mo, iputok mo. Mas masama daw yan pag hindi mo ipinutok. Oo. Hindi mo itinuloy kaysa ituloy mo. Yan ang mga sinasabi. O di sasabihin eh, pag hindi, oh, duwagaan niya yan, manduduro lang yan. O nakita na ninyo. Kaya tayo, ilagay, dapat yung ibang nagko-comment, yun ang dumaan sa psychiatric test eh. Hindi lang yung mga driver. Pati yung nagko-comment nang hindi alam masyado, pinag-aaralan ng sinasabi.
yun na lang ang tandaan ninyo. Ang moral lesson doon, ikaw nagbibisikleta ka, nagkaroon ng, kunyari, eh, kahit na hindi bisikleta, pareho kayo sa sakyan. Kung paano kayo makakaiwas sa sakwan, sa gulo, kung pwedeng lutasin kagad, lutasin nyo kagad sa mahinahon, maging mahinahon. Ha, hindi yung i-imbok mo lagi yung right mo. Mm-hmm. E paano kung tuluyang ka? Para sa pagmamaneho, di ba? Dito sa atin, ibang-iba ang prinsipyo ng pagmamaneho dito. Dito, tatandaan ninyo, pag magmamaneho ka rito, ang prinsipyo dito, defensive driving. Kailangan iniisip mo lagi na sira ulo lahat yung mga nagdadrive, ikaw lang yung matino, para hindi ka maaksidente. Yun ang principle, ha? Para makaiwas ka sa aksidente. Yun yung kung tawagin, defensive driving. Dito lang yun eh. Ha? Dito lang sa Pilipinas yun. Okay, yung traffic ko, yung batas traffic ko, hindi masyadong sinusunod. Mga kaibigan, magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang mensahe. Balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanan komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri-TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Mga gimmick at papremyo, lahat ng Casting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang hindi mo lang nakakuha, matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ako, pinamukha ako yung si Percy ako, magaling talaga. Pero talagang kaka ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw, number one sa balita, basta tabloid, Hataw. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire! Magandang